Magandang araw mga kawika, ngayon itatalakayin natin para sa Pilipinas sa Pilinglarang Academy, Linggo 6, ikalawang quarter, ito ay batay sa paksang, ang pagsulat ng reflektibong sanaysay. Ano-ano nga bang pinakamahalagang kasanayang pagkatuto ang dapat nating maabot sa umagang ito? Una, nakasusulat ng organisado, malikhain at makabuluhang idea mula sa mga nilalamang bahagi ng reflektibong sanaysay. At ikalawa, nakasusulat ng reflektibong sanaysay batay sa maingat, wasto at angkop na paggamit ng wika. Balikan natin, ano ang pinakamahalagang alaala na inaitala nyo mula sa inyong lakbay sanaysay? Naging mabisa ba ang alaalang ito upang makasulat kayo ng lakbay sanaysay? Tama! Ang pinakamahalagang alaala na naitala nyo ay ang mga karanasang hindi nyo makakalimutan sa inyong pinaglakbayang lugar. Maging ang kasaysayan, kultura, mga masarap na pagkain, magagandang tanawin, at syempre, mga alaalang di makakalimutan. Tama, naging mabisa ang mga alaalang ito kasi naisulat nyo ito sa isang maayos at isang epektibong lakbay sanaysay. Alamin natin, pumili ng larawan at bigyan ng sariling interpretasyon. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Tama! Sa may kaliwang bahagi ng larawan ay makikita ang iba't ibang mga lahi sa mundo. Meron tayong mga Aprikano, meron tayong mga Europeo, meron tayong Amerikano, meron tayong mga Arabo, na kung saan ibinibigay nila ang kanilang iba't ibang opinyon tungkol sa salitang pagkain. At sa gawing kanang bahagi naman ng larawan, dito ay pinapakita ang paggamit ng mga Amerikano ng kanilang wika, ang paggamit ng mga Amerikano ng kanilang kaalaman, edukasyon para mabuksan ang isip ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga Pilipino, yung mga ninuno natin noong mga sinaunang panahon. Tinuruan sila ng paggamit ng armas, hindi lamang yun, kundi ang wikang Ingles maging ang pagkakaroon ng edukasyon. Ngayon ay alam na natin ang pinagkaiba ng dalawang larawan, dumako na tayo sa susunod pa. Alamin natin, ano ba ang tinatawag nating refleksyon? Tama, pag sinabing refleksyon, ang tinutukoy natin dito ay ang pag-isa-isa ng ating mga natutuhan sa mga aralin. Maging ang ating mga kaalaman, kasanayan, na batay sa pinanood, batay sa napakinggan o nabasang mga akda o teksto. Ano nga ba ang reflektibong sanaysay? Ang reflektibong sanaysay ay pumapaksa sa mga pangkaraniwang issue, pangyayari o karanasan na hindi na nangangailangan pa ng mahabang pag-aaral. May kalayaan ang pagtalakay sa mga puntong nilalaman nito na karaniwan ay mula sa karanasan ng manunulat o pangyayaring kanyang nasaksihan. Ito ay mula kina Bellio o Baelio, Garcia, Balmonte, noong 1977. Dagdag pa rito ang reflektibong sanaysay, ito ang pagsulat na naglalayong bigyang katwiran, ipaliwanag, o kaya'y suriin ang partikular na salaysay at palutangin ang halaga nito o ang maidudulot nito. Depende sa layo ng manunulat, sa buhay ng tao at sa lipunan. Ito ay mula kina Arrogante, Golia, Honor Balena noong 2010. Ibig sabihin lamang kapag tayo sumusulat ng reflektibong sanaysay ay layunin nating bigyang katwiran, ipaliwanag, suriin ang partikular na salaysay at palutangin kung ano yung kahalagahang maidudulot nito. Depende kung ano ang layon ng manunulat.
Okay, batay sa ating siklo or cycle, ito yung tinatawag na Gibbs reflective cycle, kung saan may kita natin ang aksyon, ang konklusyon, ang analysis, ang pagsusuri, ang nararamdaman. Okay, tama. Sa Gibbs reflective cycle, masasabi natin na kapag nabuo natin or nasagot natin ang mga katanungan dito, ay maaari na tayong makabuo ng isang reflektibong sanaysay. Lalong-lalo na kung ilalarawan natin ang sitwasyon. Siyempre, yung paglalarawan, gayon din naman sa nararamdaman, anong nararamdaman mo? Sa pagsusuri naman, ito ba ay mabuti o masama? Sa analysis naman, paano may sasabuhay sa realidad na buhay? Konklusyon, ano ang kakakahantungan nito? Yung pinaka-endpoint, kakahantungan. At syempre, sa aksyon, ano ang gagawin mo sa hinaharap? Ano-ano nga ba ang mga bahagi ng reflektibong sanaysay? Dapat nating matutuhan ang mga bahagi nito. Una ay ang panimula. Ang panimula ay sinisimulan sa pagpapakilala o pagpapaliwanag ng paksa o gawain. Maaaring ipahayag ng tuwiran o dituwiran ang pangunahing paksa. Ang mahalaga ay mabigyang panimula ang mga mahalagang bahagi ng buhay na pupukaw sa interes ng mambabasa. Pinakamahalagang bahagi ang panimula kasi ito yung durungawan. Sa panimula natin, mababasa yung pinakakapanapanabik na bahagi or magkakaroon tayo ng interes para ito ay basahin. Kung ang panimula ay hindi nakaka-interes basahin, hindi ka magbabasa ng tuluyan. Pero kung ang panimula, sa panimula pa lang ay nakakahikayat ng basahin, maihimok kang basahin ang buong sanaysay. Katawan o gitna. Katulad ng maikling kwento, sa bahagang ito ay binibigyang halaga ang maikling na damdamin sa pangyayari. Ang katawan ng reflektibong sanaysay ay naglalaman ng malaking bahagi ng salaysay, obserbasyon, realisasyon at natutuhan. Ipinaliliwanag din dito kung anong mga bagay ang nais ng mga manunulat na baguhin sa karanasan, kapaligiran o sistema. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng sanaysay dahil dito mababasa ang mga impormasyon o ang nilalaman ng sanaysay na iniisa-isa batay sa nilalaman nito at na nakaugnay sa paksa o tema. Ikatlo ay ang konklusyon o ang wakas. Sa pagtatapos ng isang reflektibong sanaysay, dapat mag-iwan ng isang kakintalan o aral sa mambabasa. Dito mailalabas ng manunulat ang punto at kahalagahan ng isinasalaysay niyang pangyayari o issue at mga panahon niya rito. Dito na rin niya masabi kung ano ang ambag ng kanyang naisulat sa pagpapabuti ng katauhan at kaalaman para sa lahat. Sa konklusyon, ito yung pinakamaikling bahagi ng sanaysay na kung saan nandito na yung pinakawakas o pinakapagtatapos. Maaring ito ay nagtatapos sa isang lagom o buod o maaring sa isang aral. O kaya naman ay mag-iwan ng isang dialogue o isang kawikaan o isang pahayag. Pansinin natin, narito ang halimbawa ng reflektibong sanaysay. Ito ay pinamagatang Bad Genius, hango sa pelikula na binigyang refleksyon ni Diane Agnes. Ang pandaraya sa paaralan ay isang bukas na sikreto. Kahit sinong estudyante ay ginagawa ito, lalo na kung nahihirapan at wala ng ibang pagpipilian pa. Halos lahat ay ginagawa ito, ngunit hindi na pag-uusapan dahil walang estudyante ang gusto nito. Ang Bad Genius ay pelikula sa Thailand kung saan tinalakay ang isyo ng pandaraya sa loob ng paaralan. Kwento ito ni Lin na isang napakatalinong estudyante sa senior high school kung saan tinulungan niya ang kanyang mga kaibigan sa pagpapakopya kapalit ng bayan. Minsan, kahit may mga patakaran, ay hindi natin maiwasang lumabag kahit alam nating masama ito. Kumakapit tayo sa patalim para lang umangat
Pero kung magkakaroon tayo ng kumpiyansa na gawin ang bagay na hindi natin kaya o kung saan tayo mahina, ay maaaring magkaroon tayo ng pag-asang matutuhan o matutunan ito. Sa pelikula ay pinakita ang kanilang estratehiya sa pandaraya, sa mga test para lamang makakuha ng mataas na grado. Ipinapakita sa pelikula kung paano nangyari ang pandaraya sa loob ng paaralan. Ang pandaraya na hindi maiiwasan, ang paglabag ng mga may katungkulan, at kung paano napapagalaw ng pera ang tao. Ito na yung pinakawakas. Ayan, kanina napakita natin ang panimula ng sanisay, ang katawan o ang gitna, at yung dulo ay ang wakas. Pagyamanin natin, para sa inyong gawaing pagkatuto bilang isa, sasagutin nyo ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Una, ano ang reflektibong sanisay? Ikalawa, ano ang paraan sa pagsulat ng reflektibong sanisay mula sa Gibbs Reflective Cycle? Ikatlo, ipaliwanag kung ano ang mga nilalaman ng mga bahagi ng reflektibong sanisay. At para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ibigay ang mga katangian ng reflektibong sanisay at isulat ito sa sagotang papel. Mga katangian ng reflektibong sanisay, 1 hanggang 5. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, magtatala kayo ng 5 kabuluhan ng pagkatuto ng pagsulat ng reflektibong sanisay. Mga natutunan ko sa pagsulat ng reflektibong sanisay mula 1 hanggang 5. At para sa ating paglalahat o generalization, gawain sa pagkatuto 4, bumuo ng isang reflektibong sanisay na nagpapakita ng kalagayan ng pag-aaral ngayong panahon ng pandemya. At para sa ating pagnilay o refleksyon, magsusulat kayo sa inyong kwaderno, journal o portfolio ng inyong mga nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt. Naunawaan ko na patlang, nabatid ko na patlang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, Kawika, paalam.